Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Rainer Zabal para sa TVNet Newsline. 21 sa buwan ng Nobyembre, taong 2019. At sa ulo ng ating mga balita, constitutional reform sinusulong sa pamamagitan ng Balangayan Provincial Roadshow ng DILG. Tricycle driver patay matapos mabangga ng 10-wheeler truck. At ika-27th National Children's Month Celebration sa Puerto Galera isinagawa. Sa detalye ng ating mga balita, binuksan na ng DepEd Calapan City Division ang palarumpang paaralan 2019 noong 20 ng Nobyembre sa Oriental Mindoro National High School na may temang Calapan City Athletes Shaping the Future Through Sports. Nagtagisa ng lakas at galing sa anumang uri ng sports ang mga manlalaro ng bawat district at cluster mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Calapan. Naglaban-laban ang mga ito sa iba't ibang uri ng sports tulad ng volleyball, badminton, chess, table tennis, sepak takraw, basketball at iba pa. Mayroon din nila ang special events para sa mga mag-aaral ng Special Education Program o SPED. Hindi lamang pisikal na pangatawan ang nais linangin sa naturang palaro kung hindi ang kanilang pagiging disiplinado bilang manlalaro. Layunin rin ang aktibidad na ito na makapili ng mga bata na may potensyal na maaaring maglaro at ilaban sa EMRAA sa buong rehiyon ng Limaropa. Pinangunahan naman ni City Mayor Hernan Panaligan at OIC Schools Division Superintendent Lyda Lagar Mascareñas kasama ang mga head ng delegasyon at PESS Coordinator ang pagtataas ng banners ng bawat district at cluster. Samantala, sabay-sabay namang nanumpa ng Oath of Sportsmanship ang mga manlalaro sa pangunguna ni 2019 Palarong Pambansa Athlete Mikhail Robin Panahon, gayon din ang Pledge of Technical Official na pinangunahan naman ni Education Program Supervisor Alan Paigaw. Nagbigay rin ng mensahe si Mayor Panaligan sa mga manlalaro na patuloy ang pamalampan lungsod sa pagbuo ng mga proyekto para sa pagpaunlad ng sports sa lungsod tulad ng pagtatayo ng Calapan Sports Coliseum. Hiniling rin niya na hindi lamang ang mga special awards ang makuha ng delegasyon ng lungsod sa EMRAA kundi naway maiuwi rin niya ang kampiyonato. Upang formal na simulan ang naturang palaro, pinangunahan naman ng mga piling atleta ng palarong pambansa ang pagsisindi ng Urn of Unity and Friendship at tatagal ang kompetisyon hanggang 23 ng Nobyembre. Samantala, nakiisa rin sa naturang opening ceremony si Concejal Rios Agua at CYSDD Officer Marvin Panahon. Sa ibang balita, taong 2017 ang unang magpatupad ng seasonal closure o pahingang pangisdaan ng lalawigan Oriental Mindoro sa bisa ng isang ordinansa kung saan sa loob ng 2 buwan mula 15 ng Nobyembre hanggang 15 ng Enero ay pinagbabawal ang pangisda ng mga commercial fishing vessels sa loob ng 15 kilometro mula sa baybay ng Oriental Mindoro upang bigyang daan ang second peak ng spawning o pagbubuntis at pangingitlog ng mga small pelagic species ng isda gaya ng mga galunggong, tulingan at iba pa. Ngayong 2019, nasa 3rd taon na ang implementasyon ng programa at gaya ng 200 taon, sumunod dito ang mga operators. Sa nakalipas na mga taon na implementasyon, naging kapansin-pansin ayon kay Provincial Marine Protected Area Coordinator Rodora Ramiento ang positibong epekto ng seasonal closure sa pangisdaan at ikinagagalakan nila ang patuloy ng pakikisa ng mga operators dito kasabay ng mahigpit nilang monitoring katuwang ang bantay-dagat, lokal na pamahalaan at kapulisan. Nagkakaroon ng fish catch monitoring bago at matapos ang pagpatupad ng pahingang pangisdaan kung saan nakikita ang magandang epekto nito sa mga isda. Nagagawa kasing mga itlog ng mga inahing isda dahil walang nanguhuli sa kanila. Dahilan upang madagdagan ng mga isda sa karagatan na hindi lamang para sa mga malalaking operators kundi lalong higit pa sa may 18,000 marginalized fishers sa Oriental Mindoro. Hindi rin naman anila ito masyadong nakakaapekto sa kita ng mga commercial fishing vessels dahil ito ang panahon kung kailan nagkukumpuni sila ng mga gamit pang isla dahil taglakas ng alon. Antabayan niyo pa mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so cool.
I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Extreme, premium quality, best price. Available na! Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Dinagsa naman ng maraming Mindoreño ang inihandang job fair at PRC Mobile Services ng Provincial Government of Oriental Mindoro sa pangunguna ng Provincial Peso, katuwang ang PRC, ika-21 ng Nobyembre. Sa job fair, maraming job seekers ang nagtungo dito upang magkaroon ng trabaho, mapalokal man o abroad, na kung saan 16 na local agency at 3 overseas employers ang nakisa sa naturang gawain. Ang naturang gawain ay tao na isinasagawa ng tanggapan upang bigyan oportunidad ang mga Mindoreño na naghahanap ng pagkakakitaan. Bukod sa maraming aplikante, dumalo rin ang mga representatives ng iba't ibang local at overseas company at agencies. Bukod sa job fair, ay mayroon ding PRC Mobile Services upang hindi na mahirapan pa ang mga professional. Ilan sa mga serbisyo na ipinagkakaloob sa PRC Mobile Services ay ang renewal ng lisensya at authentication ng mga dokumento. Nasa 600 na slot ang inilaan para sa renewal of license, habang 200 slots naman para sa authentication. First come, first serve ang basehan ng naturang PRC Mobile Service. Dahil sa limitado lamang ang slots ang binigay ng PRC. Samantala, tuloy-tuloy na itinataguy ng pamalampalalawigan ang serbisyong ito na ipinagkaloob ng PRC na kung saan isang beses kada taon nagtutungo sa lalawigan ang kanilang mga kinatawan para sa naturang serbisyo.
Samantala, upang makapagbigay kaalaman sa mga kapatid ng Mangyan, nagsagawa ng educational tour ang nasa 12 katutubong Mangyan sa pangangalaga at gabay ni Father Egay, kung saan bumisita ang mga ito sa loob ng Oriental Mindoro Provincial Hospital. Bukod sa isinagawang tour sa iba't ibang pasilidad ng hospital, nagbigay kaalaman rin ang mga ilang doktor dito sa pamamuno ni Dr. Jonathan Levice ng Oriental Mindoro Blood Council. Itinuro rin sa mga kapatid na Mangyan ang ilang mga benepisyo at social services na maaari nilang makuha. Itinuro rin naman ni Mercedita Anorico ang ilang mga nutritional tips na kailangan nilang matutunan upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Tinuruan rin ang mga partisipante ng mga basic life support skill katulad ng first aid at CPR na malaking dagdag kalaman upang magkaroon sila ng kapasidad na makatulong sa komunidad sa oras ng emergency. Sa uli, sa pagtatapos naman ng naturang educational tour, namahagi rin sina Dr. Leviste at OMPH Chief Dr. Dante Nuestro ng ilang mga food package na may lamang bigas, sardinas at noodles na mababaon naman nila pabalik. Magbabalik po ang TVNet Newsline. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Mga balita. Patay ang driver ng isang tricycle matapos maipit sa gitna ng isang 10-wheeler truck at dump truck sa aksidente na naganap dakong alas 11:30 ng umaga a 20 ng Nobyembre sa poblasyon Bansud Oriental, Mindoro. Kinilala ang biktima na si Michelle Guillermo Fiesta, 45 anyos, may asawa at residente ng Barangay Alcadesma sa naturang bayan. Sa ulat ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, binagtas ang direksyon panorte ng 10-wheeler truck na minamaneho ni Edwin Rivas Fabila, 53 anyos, residente ng Bagong Bayan, Rojas, kasunod ang tricycle na minamaneho ni Fiesta. At nasa hulihan naman ang isang dump truck na minamaneho ni John Paul Samarita, 22 anyos, residente ng Barangay Maragook, Gloria, kasama ang truck helper na kinilala namang si Fernando Mamador, 53 anyos, residente rin ng nabanggit na lugar. Nang sumapit ang tatlo sa lugar na pinangyarihan ng aksidente, bumagal ang takbo ng tricycle upang magsakay ng pasahero. Ngunit nawalan umano ng preno ang dump truck na nasa likod nito, dahilan upang mabangga ang tricycle at tumilapon sa malalim na bahagi ng daan. Ngunit nakaladkad ng truck ang driver na si Fiesta hanggang sa bumangga ito sa railing ng kalsada at sa likurang bahagi ng 10-wheeler truck. Dead on the spot ang driver ng tricycle habang isinugod naman sa paggamutan ng driver at pahinante ng dump truck na parehong nagtamo ng sugat habang hindi naman nasaktan ang mga sakay ng 10-wheeler. Samantala, dahil sa insidente, pansamantalang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar at bumalik lamang sa normal nang maialis na ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Sa ibang balita, baguhin ang lumang sistema, isulong ang bagong konstitusyon. Ito ang mensahe na nais paabot ng pamalang nasyonal sa mamamayan sa pamamagitan ng Constitutional Reform Balangayan Provincial Roadshow sa pangunguna ng DILGB Maropa.
Sa isinagawang town hall and media briefing, binigyan linaw dito na hindi hangad ng core o constitutional reform na buwagin o palitan ang 1987 Constitution bagkos ay ayusin lamang ito na naaangkop sa kasalukuyang panahon at pangangailangan. Ayon kay Armando Golifardo Jr., Regional Project Officer Center for Federalism ng DILG Mimaropa, mayroong four pillars ang isinusulong nilang constitutional reform o core. Una, payamanin ang mga probinsya, paluwagin ang Maynila. Ikalawa, gobyerno para sa tao at hindi para sa trapo. Ikatlo, bukas sa ekonomiya ng lahat ay may pag-asa. At ang ikaapat, bagong konstitusyon para sa bagong henerasyon. Samantala, ayon naman kay DILG Central Office Project Development Officer Center for Federalism, Al Gafar Iribani, sa federalismo palalakasin ang bawat rehiyon at mapupunta kay Mimaropa ang dapat para sa kanya mula sa pondo hanggang sa mga proyektong pangkaunlaran. Aniya pa sa kanilang isinusulong na core federalism, babasagin dito ang kultura ng political dynasty at political parties sa bansa. Kabilang rin sa palalakasin ng federalismo, ayon pa rin kay DILG Development Officer Iribani, ang Regional Development Council. Mula sa pagiging recommendatory body, ay gagawin itong functional at tatawagin na itong Regional Development Authority. Ang RDA ang siya namahala. Ang RDA ang siya mamamahala sa mga proyektong pangkaunlaran Ang RDA ang siyang mamamahala sa mga proyektong pangkaunlaran at sisiguro na may sasakatuparan ang mga ito. 32 years na po. So, sa lahat ng pag-aaral ng ating mga professors, our executives, may nakita pong tatlong punto sa constitutional reform. Una po, nakita sa electoral and political components. Nakita po sa economic provision at nakita po sa regional progress and development. Ito ay nagsisimula kapag binago natin ang kalagitnaan niya, yung pinakabukod niya. The change starts from the core of the land. The core of the land, the blood of the land, the spirit of our republic, that is what we call constitution. Yun po yung pinaka-number 1 na gusto namin iparating sa lahat. Thanks so much. Ipinaalala rin ng mga key speakers ng DILG na hindi nila hangad na palitan ang kasalukuyang konstitusyon bagkos ay magkaroon lamang ng mga pagbabagong naaayon sa kasalukuyang estado ng bansa. 32 taon na anila ang 1987 Constitution at maaari ng pagbabago ang dapat isalang alang upang sumulong ang Pilipinas na tila napapag-iwanan na anila ng mga kalapit na bansa sa Asia. Samantala, matapos ang town meeting at media briefing, sinundan ito ng isang roadshow o rally sa bulwagang Palalawigan na dinaluhan naman ng mga barangay officials mula sa iba't ibang bayan ng Lalawigan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Bilang pakikisa sa Children's Month Celebration na isinasagawa sa buwan ng Nobyembre, nagsagawa rin ang pamalambay ng Puerto Galera ng Children's Month kung saan nagpakitang gilas naman ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan sa Puerto Galera. Pinangunahan naman ang aktibidad ni Municipal Mayor Rocky Ilagan na nagbigay ng mensahe sa mga magulang na pagsumikapan ang pagpalaki ng maayos at pagpatapos sa pag-aaral ng mga kabataan. Aniya, edukasyon ang pinakamagandang armas na may papabaon nila sa kanilang mga anak. Sa naturang bayan, 13 mga daycare center mula sa iba't ibang barangay ang nagpakitang gilas at nagsayaw kasama ang kanilang mga guro bilang pakikiisa sa naturang selebrasyon. Samantala, ayon sa Council for the Welfare of Children,
na nangunguna sa pagsusulong ng National Children's Month, layunin ng taon-taong aktibidad ang mapalakas sa kamalayan para sa mga karapatan ng bata. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng masagana at masayang pamumuhay, pagiging malusog at may maayos sa edukasyon, ligtas sa anumang kapahamakan at pang-aabuso at ma-empower ang mga kabataan sa lahat ng mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay. Maaari nyo rin po kami mapan sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page na Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo atin sa mga Mindoreño. Ako po si Rainer Zabala, nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.